Magandang oras mga kahugot. Isang napakagandang kwento ang binahagi sa atin ng kahugot nating si Kian. At ito ang tampok ng ating programang DKB. Dear Kuya Bono ng Bono's Love Tube, kahugot mo sa bawat kwento. Dear Kuya Bono, third year high school kami nung una kong makita si Bella. Pero syempre, hindi ko pa dati alam ang pangalan niya. Nagpa-practice kami ng basketball noon para sa intrams at sina Bella ay dumating para mag-rehearsal din sa stage ng covered court para sa intrams o Miss Intrams Beauty Pageant kung saan siya ay isa sa mga kandidata. Siyempre, andun din sina Cherry at Jasmine na kaklase ko sa Section 1 at silang dalawa ang pinakamaganda sa klase namin at kasama silang dalawa para mag-represent ng Red Team na siyang team namin noon sa Intrams. Basta sa lahat ng kasali sa Miss Intrams, tatlo lang ang hindi ko kilala. At kasama sa tatlong ito si Bella na talagang napansin ko kasi kumbaga fresh face siya sa beauty contest sa school namin noon. Sina Cherry, Jasmine, Magdalene at Liza kasi ay mga kontesera talaga, kaya't nakakasawa na rin silang pagmasdan. Ex ko si Jasmine noong second year kami. Siya actually ang aking first love at first girlfriend. Pero 4 months lang ang naging relasyon namin. Nakakita siya ng iba at binasura niya ako. Matagal na yun Kuya Bono kaya nakamove on na rin ako noon at ni hindi ko nga siya pinapansin noong araw na yon ng rehearsal nila. Si Bella talaga ang tinititigan ko noon at napapangiti pa ako kapag nagkakamali siya sa rehearsal nila. Babaeng babae siyang kumilos pati ang tawa niya. Para sa akin, ayon sa puso ko noon ay siya ang pinakamaganda. Noong gabi ng awarding pagkatapos ng bakbakan sa mga athletic events sa Intrams, ay siya rin gabi ng beauty contest. Third lang naman kami sa basketball kaya hindi na sana ako manunood pero naisip ko si Bella. Gusto ko siyang mapanood sa beauty contest kaya sumama ako sa mga pinsan ko na schoolmate ko din. Halos hindi ko nakilala si Bella noong nasa stage na siya. Nagbago kasi ang itsura niya at masasabi kong mas maganda siya kapag wala siyang make-up. Masyado ring halata na hindi siya sanay magsuot ng sapatos na mataas ang takong. Hindi rin sanay romampa, kaya natapos ang beauty contest ay 4th runner-up lamang siya. Gaya ng inaasahan si Cherry ang Miss Intrams. First runner-up si Jasmine, second runner-up si Magdalene, third runner-up yung transferee na si Marilyn, at fourth runner-up nga lang si Bella. Pero sa puso ko noon Kuya Bono, ay si Bella ang winner. Could you be the most beautiful girl in the world? It's plain to see you're the reason that I met a girl. Oh. Si Kayla na bunso kong kapatid Kuya Bono ay schoolmate ko din pero noong third year ako ay first year pa lamang siya. Pero player siya sa volleyball at green team siya. Ka-team niya si Bella. Dalawa lang kami noon ni Kayla na kumakain ng hapunan sa bahay nung tanungin ko siya. Kay, alam mo ba yung pangalan ng muse nyo? Sino doon? Tatlo ang muse namin, di ba? Bawat team may tatlong muse. Eh yung fourth runner-up. Ah, si Ate Isabella. Bakit? Crush mo? Ba't kilala mo? Ate siya ng classmate ko. Mayaman sila. Hatid sundo nga sila ng kotse eh. Okay. Sagot ko na lang kasi nakita kong palapit na sina Mami at Kuya King.
kakain na rin sila at ayokong madatnan nilang babae ang topic namin ni Kayla. Magka-vibe si na Mami at Kuya King pagdating sa mga bagay-bagay na may kinalaman sa pag-aaral ng mabuti at pag-iwas muna sa pakikipag-girlfriend. First year college na noon si Kuya King at sa Maynila siya nag-aaral. Ayaw niya sa Santiago kasi mababa daw ang kalidad ng edukasyon. Gusto rin ni Kuya King na sundan ang mga yapak ni Mami sa competitive career nito sa banking industry. Wala siyang bilib kay Daddy while ako, idol ko naman ang aming ama. Kahit hindi siya tapos ng college, ay nagsakripisyo itong magtrabaho sa Middle East bilang mason ng matagal na panahon para mabigyan kami ng maayos na buhay. Si Mami halatang paborito niya si Kuya King. Kami naman ni Kayla, open kami kay Daddy kahit na nasa malayo siya. Si Daddy talagang idol ko, Kuya Bono, kasi kahit ano nasasabi ko sa kanya. Noong third year high school ako, taong 2008, sina Mami at Kuya King pa lang ang may cellphone sa amin. Kapag tumatawag si Daddy, after nila mag-usap ni Mami, ipapasa ni Mami ang phone sa akin at kay Kayla. Gaya nung tumawag si Daddy, 3 days after ng intrams namin, dinala ko sa kwarto ko ang cellphone ni Mami para hindi nila marinig ang usapan namin ni Daddy. Sinabi ko kay Daddy na may crush ako pero anak mayaman. Naku eh, nai-inlove ka na naman ba? Nakamove on ka na ba dun kay Jasmine? Oo naman Dad, last year pa yun eh. Eh di ligawan mo. Di ko nga alam kung paano ang diskarte ko. Baka hindi ako pansinin eh, anak mayaman nga. Eh try mo lang, sulat-sulatan mo muna. Pero huwag kang umasa na sasagutin niya ang sulat mo. Ang mahalaga, masabi mo sa kanyang nararamdaman mo. Hindi kaya makornihan sa akin yun, Dad. Pasulat-sulat pa ako, hindi na uso yun. Eh, korni naman talaga ang pag-ibig, ha? Kaya okay lang na magpakakorni ka. Ang mahalaga, malaman niya tamado ka sa kanya. Sige, eh anong sasabihin ko sa sulat? Ay nako anak eh, diskarte mo naman na yan ha. Tuturuan pa ba kita? Pero anak, yung pag-aaral mo ha, huwag mo namang pabayaan. Oo, wala naman akong bagsak eh. Kontento ka na talaga na wala kang bagsak no? Ayaw mo bang makitang nakangiti ang mami mo kapag pinagmamasdan niya ang card mo? Eh, nakangiti naman siya kapag pinagmamasdan niya ang card ni Kuya at saka ni Kayla eh. Baka masobrahan na siya ng ngiti kapag pati grades ko ngingitian niya. Magaling ka talagang lumusot ha. Pero anak, ito ang tandaan mo. Mas maganda kung yung babaeng mamahalin mo ay maipagmamalaki ka rin kahit kanino. Kaya huwag masyadong magtiwala sa kagwapuhan mo lang kasi panlabas lang yan. Mag-aral ka rin mabuti anak para wala silang maipintas sa'yo, okay? Okay. Sabi mo eh. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young. Let you fall. There's so much you have to know. Smile on the curve, settle down. If you want, you can marry. Look at me. I'm old, but I'm happy. I was once like you are now. And I know that it's not easy to be calm when you're found something's going on. But take your time, think a lot. Well, and everything you can, for you will still be here tomorrow. But your dreams may not. How can I try to explain when I do, it turns away again? It's always been the same, same old story. It's
From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. Second year ako sa high school nung mag-abroad si Daddy sa Bahrain bilang tile setter. Pero bago siya umalis, marami munang nangyari. Lagi silang nag-aaway ni Mami noon dahil sa pera. Magaling na masun si Daddy plus may bukid siya sa Nueva Vizcaya noon. By the way, taga Solano ang pamilya ni Daddy, na gwapo lang din kasi kaya siguro na in love si Mami noon sa kanya. Pero lumamig siguro yung pagka-in love ni Mami noong iba na ang gusto ni Mami sa buhay. Gusto niya na ng magandang bahay, sasakyan, at iba pang mga bagay na nagsisimbolo ng karangyaan. Napilitan si Daddy na ibenta ang bukid niya para makapagpatayo ng bahay na hindi naman natapos agad dahil kinulang nga sa budget. Kasi mula lang sa pinagbentahan ng bukid, kumuha ng pambili ng materyales at pasweldo sa mga trabahador. May pera si Mami kasi nga nagtatrabaho naman siya sa bangko. Pero hindi pa nga tapos ang bahay ay bumili na siya ng mga magagandang appliances at mga pang-display. Dahil hindi natapos ang bahay ay napilitang mag-abroad si Daddy sa Bahrain. Nung una akala ko okay lang na lumayo si Daddy sa amin. Pero nung magtagal, naramdaman kong para pala akong nawalan ng best friend. Namiss ko yung mga sandaling pagkagaling ko ng school, pupuntahan ko kaagad si Daddy at magkikipagkwentuhan sa kanya. Kadalasan dati, bago siya umalis, nadadatnan ko siyang may ginagawa sa bahay na hindi pa natapos. Tutulungan ko siya at habang gumagawa kami ay kinukwentuhan ko siya ng mga nangyayari sa buhay ko sa maghapon. Noong hindi pa nag-abroad si Daddy, mga pinsan ko lang ang barkada ko at hindi kami lumalayo para maglakwatsa or kung ano paman. Pero nung nasa Bahrain na si Daddy, parang naghanap ako ng someone na pwede kong pagkatiwalaan. Kaya nabarkada ko at natagpuan ko sina Jong at Luis. Schoolmate ko si Jong pero hindi ko siya kaklase. Nakasama ko siya sa team namin sa basketball at noon kami nagsimulang maging close. Kaya kahit hindi kami classmate ay nagsasama kami madalas sa school kapag recess or kapag walang klase. Si Luis naman ay taga doon din sa subdivision at dahil lang din sa basketball kaya ako siya naging tropa. May maganda kasing basketball court sa loob ng subdivision at doon kami nagbobola. Nasa abroad din ang papa ni Luis pero engineer kasi yon at sa New Zealand ito kaya naman malaki ang sweldo. Tatlong lote nga sa subdivision ang okupado ng malaking bahay nila. Kami naman ay dalawa na lote na magkatabi lang din at sa tabi ng dati naming maliit na bahay itinayo ang bago naming bahay pero hindi pa tapos noon. Si Luis ang kasama kong gumawa ng unang love letter na pinaabot ko kay Bella noon. Magaling kasi sa English si Luis kaya purong English ang ginawa naming sulat. Kinabukasan noon ay inabot lang namin ang sulat sa babaeng kaklase ni Bella, si Ruth Ann. Pero tama si Daddy Kuya Bono. Hindi ko dapat asahang sasagutin niya ni Bella ang sulat ko kasi hindi talaga niya sinagot. Sumulat ulit kami ni Luis pero sabi ko huwag ng English. Naisip ko kasi Kuya Bono baka hindi magaling sa English si Bella. Natatandaan ko kasi ng beauty contest nila, nahirapan siyang sagutin yung question sa kanya
At kahit hindi ako mahusay sa English, ay alam kong may mga mali sa grammar niya. Pero hindi naging sanhi yun para ma-turn off ako sa kanya. Kasi naniniwala ako noon na ang mga pogi at magaganda ay mahina talaga sa English. Are you believe me, Kuya Bono? Hinulog ko sa post office ang pangalawang sulat ko kay Bella para siguradong makarating sa kanya. Pero bumilang ako ng mga 2 linggo, wala pa rin siyang sagot. Tuwing nakakasalubong ko siya, kinikilig ako. Nakatitig ako sa magandang mukha niya pero hindi siya tumitingin sa mga nakakasalubong niya. Parang wala siyang pakialam sa ibang tao sa paligid niya. Yun lang kasama niyang si Ruth Ann at yung dadaanan niya ang tinitingnan niya. Ramdam ko noon, Kuya Bono, na parang suntok sa buwan ang asamin siya. Pero positibo ang mga kaibigan ko, pati si Daddy. Sabi ng ama ko, ganong klaseng babae daw ang talagang mamahalin mo kapag nakuha mo dahil pinaghirapan mo. Kaya hindi ako sumuko, Kuya Bono. Kahit nung bakasyon na, si Bella pa rin ang lagi kong iniisip. Naisip ko noon na baka hindi niya ako type kasi kahit may itsura naman talaga ang mukha ko ay mapayat naman ako. At medyo matangkad nga kaya't hindi talaga magandang tingnan. Kaya nung bakasyon na yun, Kuya Bono, nagpataba ako. Pero sinabayan ko rin ng exercise. Liban sa basketball, gumawa din ako ng barbell na gawa sa konkreto at tubong bakal. Kailangan maging macho guwapito ako pagdating ng pasukan namin sa 4th year para mapansin ako ni Bella. Pero sumapit ulit ang pasukan, hindi ko nakita si Bella. At nung tanungin namin si Ruth Ann na siyang lagi niyang kasama dati, ang sagot ni Ruth Ann ay, nag-transfer na siya sa Ilagan. Na-disappoint ako sa balitang yun, Kuya Bono. Pati kay Kayla na kapatid ko ay tinanong ko rin ang tungkol kay Bella. Sabi ni Kayla noon, sige, tatanong ko kay Angela bukas. Yung Angela, Kuya Bono, ay kaklase ni Kayla na dati akala namin ay kapatid ni Bella. Kinabukasan ng hapon ay nag-report sa akin si Kayla at ang sabi niya, Kuya, hindi pala kapatid ni Angela sa ate Bella eh. Kamag-anak lang daw pala nila. At sabi ni Angela, nag-transfer na daw si Ate Bella sa Ilagan. Totoo pala. Ay, sad. In despair ka no. Kawawa ka naman. Tangik, hindi. Crush ko lang yun. Naku. Diray ka pa. Pero huwag kang mag-alala, Kuya, kasi nanghingi ako kay Angela ng picture na Ate Bella. Bibigay daw niya bukas. Talaga? Oo naman, ikaw pa. Lakas ka kaya sa akin. Wow. Sige, hayaan mo. Ihihingi din kita ng picture ni Vincent Castro. Ay, wag! Kuya, wag na wag mong lalapitan si Vincent, no? At wag na wag mo akong bibisto sa kanya na crush ko siya. Eh, bakit naman? Basta, babae ako, no? Hindi ako dapat nagpapakita ng motibo sa lalaki. O, yun eh. Dalagang Pilipino pa daw siya, ya. Talaga naman. Eh, paano kung hindi kanya mapansin, anong gagawin mo? Eh di wala. Basta hindi ako magpapaka-cheap para lang mapansin niya. Eh paano kung napansin ka niya, tapos liligawan ka kaagad? Sasagutin mo ba agad? Siyempre hindi. Magpapakipot muna ako ah. Pahihirapan ko muna siya. Eh bakit? Di ba dati mo na siyang gusto? Kahit na, magpakahirap muna siya. Thank you.
Noon, Kuya Bono, ay naisip kong baka gusto na din ako ni Bella noon pero nagpakipot lang siya. Imposible kasing hindi niya ako kilala, Kuya Bono, kasi nagpakilala naman ako sa mga sulat ko sa kanya. Tapos kapag kasi taga section 1 ka, usually, kilala ka ng mga taga ibang section. Plus, basketball player din naman ako at medyo mahusay din naman ako. Kaya malamang ay kilala na din ako ni Bella pero gaya ng kapatid kong si Kyla ay baka nagpakipot lang din. Or baka pinanindigan lang ang pagiging dalagang Pilipina kaya hindi ako pinansin. Ganun talaga ako nung fourth year na ako, Kuya Bono. Kahit wala na sa school namin si Bella ay lagi ko pa rin siyang naaalala. Ang tagal din bago nagsawa ang isip ko sa pag-iisip sa kanya. Pero nung makilala ko si Lily, kay Lily na naging busy ang isipan at imagination ko at nawalan na ng puwang dito ang tungkol kay Bella. All your life you waited for love to come and stay. And now that I have found you, you must not slip away. I know it's hard believing the words you've heard before, but darling, you must trust them just once more. 'Cause a baby goodbye doesn't mean forever. Let me tell you, goodbye doesn't mean we'll never be together again. If you wake up and I'm not there, I won't be long away. 'Cause the things you do, my goodbye girl, will bring me back to you. Taga-ibang school si Lily at nakilala ko siya dahil kay Luis. Nililigawan ni Luis noon si Jamaica na kaibigan ni Lily. Minsan ay nag-date sila pero hindi pumayag si Jam na wala siyang kasama, kaya isinama niya si Lily tapos isinama naman ako ni Luis. That time ay may boyfriend si Lily pero taga San Jose, Nueva Ecija. LDR sila. Yun ang halos laman ng kwento ni Lily nung araw na magkasama kami sa Salay, San Agustin, Isabela. Ilog yun, Kuya Bono, na maganda at malinis ang tubig. Malayo siya mula sa Santiago pero worth it naman at ramdam mong parang sa inyo lang yung lugar kasi walang ibang tao. Sa anim na oras na magkakasama kami noon sa Salay ay tuluyang nahulog ang loob ko kay Lily. Kahit na hindi pa dapat kasi nga may boyfriend siya. Pero after 3 months, 2 buwan bago ang graduation namin sa high school ay nalaman kong break na sila. Kaya niligawan ko si Lily at dahil siguro sa in-pain siya, dahil sa breakup nila ng ex niya ay sinagot niya agad ako. Pero hindi ko sure kung ito talaga ang dahilan kung bakit niya ako sinagot kaagad. Pwede kasing usapan nila ng best friend niyang si Jamaica na sagutin na kami. Kasi sabay sina Jam at Lily sa pagsagot nila sa amin ni Luis. Gayunpaman, Kuya Bono, ay ginawa ko ang best ko para mabawasan ang sakit na pinagdadaanan ni Lily noon. Pinaramdam ko agad sa kanya ang presensya, atensyon at pagmamahal ko. At hangad ko noon, Kuya Bono, na patunayang mas okay ako kesa sa ex niya. Since I want to love me, I need the resonance. Keep me safe from home and pouring. Keep me in the summer, Lord, I feel the cold. Feel I'm getting old. For the time, as my soul heals the same, I will go to this pain. Lord, I'm doing all I can to be a better man.
Kaya lang kahit may goal ako noon sa relasyon namin ni Lily ay may expectations din ako. Gusto ko ding maranasan yung ideal na relasyon na kami ay parang iisa. Close na close kami, 100% ang tiwala niya sa akin at wala siyang ibang mahal kundi ako. Alam kong binibigay ko lahat ng kaya ko, pero nahirapan akong makuha ang tiwala at closeness na yon mula kay Lily. 8 months, Kuya Bono, na ako ay nagtiis at nagpasensya at nag-adjust. Alam mo yung kahit halik lang, hirap akong makahalik sa labi niya. Kung napapapayag ko man siya ay saglit na saglit lang. Madalas din ay ako ang nauunang nagme-message sa kanya na para bang wala siyang pakialam sa akin kung nasaan ako, kung sinong kasama ko o kung anong ginagawa ko. Hanggang sa dumating ako sa puntong frustrated na rin ako. Kasi kami na, sinagot na nga niya ako kaagad pero hindi naman yata niya ibinigay sa akin ang puso niya at ang tiwala niya. So nung 8 months rin namin, nagsimba pa kami noon sa Cathedral of St. Michael sa Gamu, Isabela, kasama sina Louis at Jamaica, kasi 8 months rin din nila noon. Napakaaga naming nagpunta noon kasi magpipiknik pa talaga kami sa Tumawini. Mahilig kasi talaga si Louis at Jamaica sa piknik, Kuya Bono, sa iba't ibang lugar. At kami ni Lily ay laging nakasabit sa lakad nila. Sa pagkagaling namin ng simbahan sa Ilagan ay nagpunta kami sa Tumawini. Nabalitaan lang ni Jamaica ang lugar na yon na kung tawagin ay Diabra sa Tumawini. Hindi napapasok sa mismong ilog ang sasakyan kaya mula sa barangay hall ay iniwan ni Luis ang pickup niya tapos naglakad na kami kasama ang inatasang mag-guide sa amin na binayaran namin at katulong din namin sa pagbibit-bit na mga gamit namin. Kahit marami na akong dala nun, Kuya Bono, ay kinuha ko pa rin kay Lily ang bit-bit niya kasi nakasimangot siya na parang napilitan lang siyang sumama. Wala talaga siya sa mood noon ni hindi makausap ng matino kahit noong makarating na kami sa ilog na ang linaw at ang lamig naman ng tubig pero mainit pa rin ang ulo niya. Nung una, sinusuyo ko. Tinatanong ko kung anong problema niya. Hindi ako sinasagot. Siya lang ang hindi naligo. Kami enjoy na enjoy. Hinayaan ko na lang kaysa naman sa masira yung masayang araw ko. Hindi ko na rin kinausap kahit pinipilit ako ni Najam at Luis na lapitan at kausapin siya at suyuin ko daw, lambingin ko daw. Masaya sana yung picnic na yun, Kuya Bono, kasi ang ganda ng lugar at wala ding ibang tao noon pero si Lily talaga ang bad vibes noon. Nung pauwi na kami, naglalakad na kami pababa ng baryo kung saan naroon ang sasakyan namin, kinausap ko siya. Bakit ba ganyan ka? Alam mo, kung may problema ka, dapat sabihin mo din sa akin kasi boyfriend mo ako, di ba? Pero ramdam ko noon pa na wala kang tiwala sa akin. Alam mo, Lily, mahal na mahal kita pero kung ganyan ka rin lang, siguro i-exit nila ako sa buhay mo. Umahanap ka na lang na lalaking pwede mong pagkatiwalaan talaga. Yung lalaki kung saan ka magiging masaya. Malakas ang pagkakasabi ko noon, Kuya Bono. Baka nga narinig pa ni Najam at Luis na ilang metro ang layo sa amin. Nauuna sila sa paglalakad. Napalingon nga sa akin si Jam eh. Pero si Lily, ni hindi ako sinulyapan matapos kong sabihin yon. Sa inis ko, binilisan ko ang lakad ko kaya naiwan siya. Masakit din sa akin yung ginawa kong yun, Kuya Bono, kasi mahal ko naman talaga siya. Pero 8 months na kami, wala pang magandang nangyari sa relasyon namin. Naisip ko hindi lang para sa akin kundi para na rin sa kanya. Deserve naming makatagpo ng tao kung saan kami magiging masaya. At hindi yung parang napipilitan lang siya sa relasyon namin na ako'y nagmumukhang gago na nagsusumiksik sa kanya.
May ilang babae sa Lasalit na lantarang nagpapakyut sa akin nun, Kuya Bono. Sa Lasalit na rin ako nag-college dahil kay Lily, kahit na sinabi ni Daddy na pwede akong mag-college din sa Maynila kung gusto ko, para daw may makasama si Kuya King doon. Sa totoo lang, hindi kami vibes ni Kuya. Iba kasi ang trip niya at masyado siyang maraming patakaran sa buhay. So isa din si Kuya kung bakit pinili kong sa Santiago na lang din mag-college, pero mas matimbang kong dahilan noon si Lily kasi nga ayokong magkalayo kami noon. Magsi-second sem na nung mag-break kami at naging pangit na tanawin pa siya sa akin nung mga huling araw ng first semester kasi nagsiselos ako kapag may kasama siyang iba. Buti nga iba ang course niya eh. Dahil kung nagkataong kaklase ko pa siya, mas nakaka-bad trip sana. Si Diane ang isa sa mga nagpa-cute sa akin noon at siya ang niligawan ko at ni hindi niya pinatagal ang panliligaw ko na hindi pa nga seryosohan. Kumbaga, bola-bola lang. 2 days lang kami na. Ang maganda kay Diane, Kuya Bono, ay hindi siya conservative. May nangyari nga agad sa amin. Hindi ko naman yun first time kasi may nangyari din sa amin noon si Jasmine, pero second year pa kasi kami noon. Kaya lang 1 week pa lang kami ni Diane ay nalaman kong may boyfriend pala siya na nag-aaral sa Sable. Nung tanungin ko siya kung totoo, umamin. Sira ulo ka ba? Ba't mo ako sinagot may boyfriend ka pala? Bakit, Kian? Siseryosohin mo ba ako? Hindi ko siya nasagot, Kuya Bono, kasi sa totoo lang, hindi ko rin naman talaga siya mahal. Kaya lang napangitan ako sa ganun, yung may cashier ka sa isang babae. Kaya iniwasan ko si Diane, pero agad siya nag-react at ang sabi niya sa text, "Ibibreak ko si Paolo, tayo na lang magseryosohan." Re-replyan ko pa lang sana siya nung gabing yon, pero may pumasok na text. "Kian, I'm sorry. Pwede ba tayo magkita?" Yun yung text na nireplyan ko, Kuya Bono. "Sure, pupuntahan kita. Asan ka ba?" "Dito sa bahay ni Najam. Nandito din si Luis." Nagkabalikan kami ni Lily, Kuya Bono, dahil may mga pangako siyang nagustuhan ko naman. Naging okay naman ang relasyon namin at sa tingin ko'y ibinigay na rin talaga niya sa akin ang lahat. Hindi lang ang kanyang pagmamahal at tiwala kundi maging ang katawan niya. Hindi nga lang ako ang una pero okay na din. Sabi ko noon, 2010 na. Modern world na, kumbaga. At mahirap na talagang makahanap ng virgin. Kaya okay lang yon. Naging mahalagang bahagi si Lily sa buhay ko, Kuya Bono. Welcome na siya sa bahay. Namit na rin niya si Daddy noong magbakasyon si Daddy. That time, Kuya Bono, ay 3 years na kami ni Lily. Pero hindi ko masasabing strong na kami. Sa loob kasi ng 3 taon na yon ay 4 beses kami nag-break at nagkabalikan. Sina Luis at Jamaica, minsan lang nag-break pero hindi na nagkabalikan. 2011 sila nag-break. Nag-transfer si Luis sa Baguio at si Jam ay nag-jowa agad ng iba. Si Jude na nung lumaon, actually hanggang ngayon ay best friend ko pa rin. Guwapo si Jude, Kuya Bono. Siya yung tinatawag na tall, dark, and handsome. At napakabait pa,
Napakasimple. Magaling siya sa basketball. Varsity player siya, kaya full scholar siya. Simple lang siya. Mahirap lang sila pero napakaganda sa lugar nila. Naisama na niya ako minsan sa baryo nila at talagang iba ang kagandahan ng nature sa kanila. Kaya nung mabanggit ni Daddy na magpo-for good na siya, pero gusto daw niyang bumili ng lupa na gagawin niyang fish pond, tatamnan ng gulay at pag-aalagaan ng mga hayop, kay Jude ako nagtanong. At sabi niya ay binibenta daw ng uncle niya ang bukid nito na malapit lang sa Sapa. Sinabi ko yun kay Daddy at inutusan niya ako na puntahan ng lugar, magpicture-picture at kausapin na rin ang may-ari. Noon Kuya Bono ay nagpasama ako kay Jude, pati si Lily ay sumama noon. Nakausap ko nga si Tito Marshall, yung uncle ni Jude. Kinuha ko ang number niya at binigay ko kay Daddy. After 1 month, nagpadala ng pera si Daddy sa bank account ko, pero binili niya ako na huwag kong sasabihin kay Mami. Dinala ko ang pera kay Tito Marshall, kahit na alanganing oras na noong sumakay ako. Alas 4 na lang hapon. Nakarating ako kina Tito Marshall, magtatakip silim na kaya't hindi niya na ako pinayagang umuwi. Liblib na barangay kasi yung sa kanila. Naglaro na lang kami noon ng basketball kasama si Mark na anak ni Tito Marshall. May half court kasi sa kapitbahay at nung naglalaro kami, palubog na ang araw ay may dumaang single na motor at napansin ko ang magandang babaeng nakaangkas doon. Naka-uniform pa siya, uniform ng ISU. Hindi ko masyadong natitigan yung mukha niya pero sa biglang tingin kasi, nakita kong maganda siya at maputi. Tatanungin ko sana si Mark tungkol sa babaeng yun pero nung tawagin ko ang pangalan niya, paglingon niya sa akin ay siya namang pasa ng bola sa kanya at tinamaan siya sa ilong at dumugo. At nawala na rin sa isipan ko yung nakita kong babae. December 2012 ay dumating si Daddy at hindi na siya babalik ng Bahrain. Ang problema sa kanya, hindi pala niya sinabi kay Mami na magpo-for good na siya. Nagtalo sila, nag-away kasi daw third year college pa lang si Kayla sa kanyang pre-med course at syempre mag-aaral pa ng medicine. Tahimik lang si Daddy noon. Hindi niya sinasagot si Mami kahit nagtataas na ng boses si Mami. Pero ako alam ko ang dahilan ni Daddy. Talagang sawang-sawa na raw siya sa Bahrain at marami na siyang plano sa nabili niyang bukid sa Ilagan. May mga dala nga siyang buto ng dates eh. Itatanim daw niya sa lupa niya pero hindi raw niya sure kung mabubuhay. January 27 yata noon, inaya ako ni Najam at Jude sa Ilagan para manood ng Bambanti Festival. Sumama naman kami ni Lily noon kahit na nag-aalburuto na naman si Lily that time. Nagsimula kasi siya ng away sa text na hindi ko pinatulan. Lagi siyang ganon kapag magpapalambing ba. Gagawa ng away kung ano-ano lang. Pero that time kasi, hindi ko yun pinansin. Pero noong mag-aya si Najam, papuntang Bambanti Festival sa Ilagan, tinawagan ko si Lily. Nilambingan ko ang salita ko. Love, nag-aaya si Najam sa Ilagan. Tara, sama tayo. Sige. Grand opening noon ng Bambanti Festival at nanood kami ng street dance competition. Kaya lang nung hapon na ay nag-aya ng umuwi si Jam.
Bumili si Jam noon ng maliit na bola na yari sa kawayan. Yung parang bola ng sepak takraw. Nagpapabili daw kasi talaga sa kanya yung kapatid niya ng bola ng sepak takraw at naisip lang niya na baka pwede daw yon kung pagpapraktisan lang naman. Kinuha ni Jun ang bola kay Jam at saka binato sa akin pero mataas kaya hinabol ko ng paatras at saka ako sinalo sa ere. Pero pagbaba ko ay may nahagip ako. Paglingon ko'y siya namang pagbagsak ng headdress ng isang babae. Headdress yung parang dekorasyon na nakalagay sa ulo ng babaeng sumali sa street dance. E di mabilis kong pinulot at nung ibigay ko sa kanya, ay napatitig ako sa mukha niya. Magandang mukha niya. At alam kong nanlaki ang mga mata ko noon, Kuya Bono, kasabay din ng pagbayo ng dibdib ko. Pero walang salitang lumabas sa bibig ko. Pero siya ay umalis na nakangiti. Pasensya ka na, Bella. Magaslaw tong kasama ko eh. Pahabol na sigaw ni Jude kay Bella. Oo, Kuya Bono, si Bella, yung aking high school crush na hindi ako pinansin noon. Biruin mo, nagkita ulit kami. Someday they meet again. Have a need for more than reminiscing. Maybe this time it'll be love and they'll find. Maybe now they can be more than just friends. Sa Santiago ay naihatid na namin sina Lily at Jam nung magawa kong tanungin si Jude. Kanina ko pa siya gustong tanungin kaso kasama namin sina Lily. Pre, kilala mo pala si Bella? Kababata ko yun, pre. Taga sa amin. She's back in his life and it feels so right. Maybe this time love won't end. April 2013, Kuya Bono, ay nag-graduate kami sa college. Si Mama ang kasama ko kasi busy si Daddy sa pinapagawa niyang maliit na rest house niya sa lupang nabili niya sa Ilagan na sobrang excited kong pagbakasyonan kasi baka makita ko doon si Bella. Okay, sige. Husgahan nyo na ako sa comment section. Sabihin nyong gago ako kasi may girlfriend ako at 4 years na kami noon pero nagawa ko pang pangarapin ulit si Bella. Pero sabihin ko sa inyo, nabuhay talaga ulit yung damdamin ko kay Bella. At gusto ko na talagang bumitaw sa away-bating relasyon namin ni Lily. Pero syempre, mahal ko din si Lily kaya lang mag-shota pa nga lang kami, gusto niya na akong andirin. Hindi niyo ako masisisi kung maikumpara ko siya sa mami ko, Nager. At ayaw ko namang maging mas masahol pa ang magiging kapalaran ko bilang mister kesa sa daddy ko. Kaya sabi ko sa sarili ko noon, with matching dasal na very light lang naman, na sana single pa si Bella. At sana kapag nagkita ulit kami, pansinin niya na ako at bigyan ako ng pagkakataong maging malapit sa kanya. Sa totoo lang kasi, Kuya Bono, mula nung makita ko ulit si Bella sa Bambandi Festival noong January 2013, hindi na ulit siya nabura sa isipan ko. At kapag naaalala ko yung mukha niya, napapangiti ako. Kahit nga kasama ko si Lily, pumapasok si Bella sa isipan ko. Tapos bigla ko nalang mararamdaman ang sampal ni Lily sa mukha ko, sabay tanong, "Anong ngiti-ngiti mo?" Nagpa-reserve lang noon si Mami sa isang class na restaurant kung saan niya inaya ang mga kaibigan niya bilang blowout daw sa graduation ko.
Wala akong bisita kasi lahat naman ng kaibigan ko graduate din. Kumain lang ako sa restaurant at nagmadali akong umuwi para kumuha lang ng damit kasi sasabay ako sa van na inarkila ng pamilya ni Jude na nag-attend sa graduation niya. Sumama ako sa kanila pauwi ng Ilagan na walang paalam kay Mami at walang paalam kay Lily. Ganon ako kaatat, Kuya Bono, na umuwi ng Ilagan noon. Kunwari tutulungan ko na lang si Daddy sa mga gawain niya. Dumating kami ng Ilagan gabi na at may malaking handaan si Jude. Nagkatay pa sila ng buong baboy. Nagkatay pa sila ng baboy at may pa-video okay pa. Malayo sa kanila ang lugar ni Daddy kaya't sabi ni Jude ay bukas na lang ako pupunta kay Daddy. Dito ka na lang muna pre. Makisaya ka muna sa amin at dito ka na matulog. Sabi ni Jude noon pero ang sagot ko sa kanya, pre, sunduin mo si Bella. Ngumiti siya Kuya Bono at umiling-iling. Inasahan ko noon na kukontra siya kasi kaibigan din niya si Lily. At best friend ni Lily, si Jam na shota niya. Kaya lang dati ko na rin kasing naikwento kay Jude ang tungkol sa feelings at attempt ko noon kay Bella nung high school kami. At ang naging sagot ni Jude ay, sige pre, para sa'yo, susunduin ko si Bella. Kay tamis ng ngiti ko noon Kuya Bono, nagbihis muna ako sa tulugan ni Jude, nagtanggal ng sapatos, tsaka lumabas. Pero nakasalubong ko si Jude sa labas ng pinto ng kwarto at ang sabi niya, pre, ayaw sumama ni Bella eh. Hindi ka raw niya kilala. Agad ay nalungkot ako Kuya Bono. Sige pre, hayaan mo na. Sagot ko na lang. Pero may nagsalita sa pinto ng salas. Hi po, good evening. Kay lamyos ng boses Kuya Bono at paglingon ko, nakita ko si Bella sa kanyang makapanginig pusong ngiti. It's the same old feeling, back again. It's the one they had way back when. They were too young to know when love was real. But somehow, some things, they never change. Even time hasn't cooled the flame. It's burning even brighter than it did before. Ang saya ng gabing yun, Kuya Bono. Yung kilig, gaya ng kilig ko nung high school pa kami kapag nakikita ko si Bella. Sabay kaming kumain noon sa maliit na mesa sa ilalim ng punong mangga, sinet up ni Jude. Gusto niyo ba ng kandila? Tanong pa ni Jude noon, para siguro kunwari candlelight dinner ang setup. Kaya lang hiyang-hiya ako kay Bella noon. Alam mo yung parang nagbibinata lang na natutorpe sa kanyang crush. Kahit tingnan lang si Bella habang kumakain noon ay parang nahihiya pa ako. Pero napansin kong kumakain siya ng taba ng baboy. Buto lang talaga yung tinatapon niya. Na kinakain naman ng aso sa ilalim ng mesa. Tahimik ka ba talaga, sir? Narinig kong tanong niya. Sir, ba't may sir pa? Ngumiti lang siya habang umumuya. Bella, hindi mo ba ako natatandaan? Natatandaan? Schoolmate kita ng third year, di ba? Player ka ng basketball, jersey number 7, tama? Napangiti ako Kuya Bono kasi lalo pang nag-flashback sa alaala ko yung high school life namin. Oo, tama ka. Eh Bella, yung mga sulat ko noon, natanggap mo ba? Oo, nasa akin pa nga hanggang ngayon eh. Nasa baul ko. Eh, bakit hindi mo sinagot kahit isa lang? Eh, wala pa sa isip ko noon yung mga ganong bagay. Tsaka, istrikto yung tita ko doon. Yung nagpa-aral sa akin noon sa Lasalet. Tapos yung pinsan kong si Angela, yung classmate ng kapatid mo, sumbungera yun. Ganun ba? Eh,
kumusta ka na ngayon? Tanong ko pero lumapit si Jude at sinaluhan kami sa pagkain. Ang taas ng energy ni Jude noon, Kuya Bono, talagang masayang masaya siya. Siya lang kasi so far ang nagtapos ng college sa angkan nila sa father's side. Pagkatapos namin kumain noon, Kuya Bono, ay nagkainuman. Humarap din si Bella pero hindi siya umiinom. Kaya lang napakanta ko siya sa video, okay. Pero ang sabi niya, duet daw kami. Sabi ko, sige, kung alam ko yung kanta. Ako ang inutusan niyang magpindot sa video, okay. Lumabas, It Might Be You. Kinilig ka agad ako sa title, Kuya Bono. At alam kong kantahin yon. Kaya lang, nung magsimula siyang kumanta, napahanga ako sa ganda ng boses niya at kuhang-kuha naman niya yung tono. Nagpalakpakan nga yung mga tao eh. Nakipalakpak na rin ako. Pagkatapos ng first stanza, pinasa niya sa akin yung mic pero tinanggihan ko kasi nakakahiya. Masisira lang. At mas pinili ko nilang pakinggan at panoorin siya sa pagkanta ng It Might Be You na parabang kinakanta niya para sa akin. Time, I've been passing time watching trains go by. All of my life, lying on the sand watching seasons fly, wishing there would be someone waiting. Things telling me it might be you. It's telling me it might be you. All of my life. Ako ang nagpresentang maghatid sa kanila nung nag-aya na siyang umuwi. Kasama niya ang bunsong kapatid niyang si Tom Tom nung dumating sila, pero barkada din ang kapatid ni Jude si Tom Tom, at sila na ang nagsama, sila na rin ang magkasabay na kumain noon. Sumakay kami sa motor ng uncle ni Jude na siya din niyang ginamit sa pagsundo kina Bella. Sa motor ay nasa pagitan namin si Tom Tom. Pagbaba nila, nagpasalamat lang siya at tumuloy na siya sa bahay nila. Pagbalik ko kina Jude ay humarap ulit ako sa inuman at natapos ng madaling araw. Bago kami matulog ni Jude ay kinuha ko ang cellphone ko sa bag ko. Nako! Punong-puno ng missed calls at text messages mula kina Lily at kay mami ko. Tinawagan ko si mami, sinabi kong nasa Ilagan ako. Kina Jude. Binasa ko ang mga text ni Lily, mahigit 20. Galit na galit. At sa panghuling text niya, brinake niya ako. Alam mo yung drama ng mga babaeng kagaya niya? Puro duda, puro hinala. Tapos yung huling text, ganito. Ang kapal ng mukha mang baliwaliin ako. Ang dami ko ng text, ang dami ko ng tawag na hindi mo sinasagot. Bahala ka na nga sa buhay mo. Huwag ka nang mag-reply. Ibablock na kita. Break na tayo. Salamat na lang sa lahat. Kaya lang paggising ko kinabukasan, may bagong text si Lily. Love, bakit di ka man lang kasi nagpaalam? Sumama ka pala kina Jude. Nireplyan ko naman, Kuya Bono. Maingay din dito kagabi. May video okay kaya hindi ko narinig yung mga tawag niyo ni Mami. Nalasing din ako kaya din ako nakareply. Okay. Eh hanggang kailan ka dyan? Ewan eh. Tutulungan ko kasi si Daddy. Okay. Pupunta kami ng Baguio kasama si Jam. At dahil hindi sasama si Jude, alam kong hindi ka na rin sasama. Eh magiging busy kasi ako dito. Tutulungan ko nga si Daddy. Iyon ang naging dahilan ko, Kuya Bono, pero pinauwi din ako ni Daddy agad-agad. Umuwi daw ako ng Santiago at mag-apply ng trabaho.
Gamitin ko daw ang pinag-aralan ko. Wala daw kinalaman ng BSIT sa trabahong bukid. Isa pa, galit na galit daw si Mami. Galit na nga sa akin, galit pa sa'yo. Baka atakihin na yung Mami mo. Muwi ka dun. Wala na rin ako nagawa, Kuya Bono, kundi ang umuwi na lang kahit na mabigat sa loob ko. Kasi ang totoo, gusto ko pang makita at makasama ulit si Bella. Mabuti na lamang at napakiusapan ko si Jude na kunin niya ang number ni Bella at malabis ang tuwa ko na mag-reply si Bella sa text ko. Gusto ko nang magtapat kay Bella noon parang sa text, Kuya Bono, pero natatakot ako magsinungaling sa kanya. Natural, tatanungin niya kung may girlfriend ako at kapag sinabi kong wala, paano kung later on malalaman niya na meron pala? E di magagalit sa akin and worst, masisira ang tiwala niya sa akin, bagay na ayokong mangyari. Kaya noon, Kuya Bono, ay kung ano-ano na lang ang pinag-uusapan namin sa text. Sa tulong ng kaibigan ni Mami ay natanggap ako sa isang private firm sa Santiago. Unang araw ko sa trabaho noong dumating si Nalili galing ng Baguio at kaagad silang nag-ayang mag-swimming sa isang resort. Pagkagaling ko ng office ay nagbihis lang ako sa bahay tsaka ako dumiretso sa resort at nadatnan kong tipsy o nakainom na si Lili. Ang kulit pero nagustuhan ko yung ginawa niya. Nagpasama siya sa shower room at doon ay nilandi ako. Miss na miss yata ako kahit 10 araw lang kaming hindi nagkita. Hindi ko napaghandaan yung moment na yun, Kuya Bono, kasi hindi ko ini-expect na may mangyayari sa amin ni Lily. At ako, actually gusto ko nung ganun. Yung sex na nagaganap sa mga hindi tamang lugar. Kaya nga, iba ang gana ko noon. So andun ako sa point na tuwing magkikita kami ni Lily ay burado lahat ng text messages ni Bella sa phone ko. Pero nagkikita kami ni Bella tuwing Sabado at Linggo ng umaga. Umuwi kasi ako ng Ilagan tuwing weekends kasi wala kaming pasok ng Sabado at Linggo sa work. At isang hapon ng Sabado noong nasa kanila ako, nasa ilalim kami ng puno at nagkukwentuhan lang. Maganda sa kanila, Kuya Bono, napapalibutan din sila ng bukid at ang ate niyang may asawa na rin ang nag-iisang kapitbahay nila. Nagpapatugtog nun si Bella sa cellphone niya ng mga love songs pero mahina lang, parang background lang namin. Tapos, bigla ko na lang nasabi. Hindi ko napigilan ang sabi ko, Bella, alam mo bang yung feelings ko para sa'yo nung high school tayo, mas grabe pa ngayon. I mean, mas mahal kita ngayon kaysa noon. Pero may girlfriend ka, di ba? Wala. Wala na kami. Oh, bakit kasama mo pa siya sa profile picture ng Facebook mo? Ayun ba? Hindi ko naman nabubuksan yung account na yun eh. Nakalimutan ko yung password. Bakit tinatag ka pa niya sa mga post niya? Di ba, nasa Baguio siya ngayon? Ewan ko dun. Siguro naka-autotag siya. Autotag? Meron ba nun? Ewan, siguro. Hindi kasi ako magaling sa Facebook eh.
Kaya nga, number mo ang kinuha ko kasi text at call lang talaga ako. Okay. Well, ang totoo, crush din naman kita nung high school tayo. Talaga? Eh ngayon, mas lalo mo ba akong crush ngayon? Kian, bakit hindi mo muna tanungin kung may boyfriend ako? Ah, o nga pala. Eh meron ba? Wala din. Last boyfriend ko nung third year college pa ako. Hindi ako maswerte sa boyfriend eh. Puro manyakis yung mga nakikilala ko. Mabait sa una, pero pag nagtagal, gusto nang makaisa. Kaya ayun, binibreak ko na lang. Eh, iba na kasi ang panahon ngayon eh. Pero mabuti na lang at hindi ka na in love sa kanila. Anong hindi? Na in love ako, lalo na yung last. Pero mas love ko ang sarili ko kaya kahit masakit, nilet go ko. Eh, ako Bella, bibigyan mo na ba ako ng chance? Depende. Anong depende? Manligaw ka. Patunayan mo na karapat-dapat ka. Ah, syempre. Lahat gagawin ko, makuha ko lang ang tiwala mo. Okay. Eh, ano? Sisimulan ko na manligaw ngayon? Sige. Nakita mo yon? Turo niya sa isang palakol na nakasandal sa puno. Palakol? Oo. Oo, nakikita ko. Sige, simulan mo na. Magsibak ka ng kahoy. Isang oras. Huwag kang mag-alala. Pamemeryendahin kita. Noong nagme-merienda na kami kaya Bono ay hingal na hingal ako. Sa totoo lang, yun ang first time kong magsibak ng kahoy o makahawak ng palakol. Ano, kaya mo pa? O baka suko ka na? Narinig kong tanong niya, nakangiti. Bakit? May sisibagin pa ba? Wala na yata eh. Wala na nga, pero may papagawa pa ako sa'yo. Ano yun? Nagpapag-iik kasi si tatay sa bukid. Tutulungan mo siyang magbuhat ng palay. Mula sa bukid, papunta sa ibabaw ng irigasyon. Ikakamada ang palay doon, tapos kukunin ng truck. Tutulungan mo ulit siyang magsakay ng palay sa truck. Ano? Kaya mo? Uy, yun lang ba? Kaya ko yun. Pero saan ba yung bukid nyo? Doon, medyo malayo. Sasamahan kita papunta doon mamaya. Alam mo Kuya Bono, pati sa paglalakad sa ibabaw ng pilapil ay napahiya ako kay Bella. Siya sanay na sanay. Tapos may nadaanan pa kaming sapot sa gilid ng daan sa ibabaw ng irigasyon. Pinagmasdan niya yung sapot na parang tinititigan at parang sinundan niya kung saan papunta yung sapot. Then yumuko siya at mamaya may hawak na siyang gagamba. Para daw sa kapatid niyang si Tomtom. Pagdating namin sa bukid nila, hindi pa tapos ang pagtitreasure. Pinakilala niya ako sa nanay at tatay niya. Matapos niyang ibigay ang gagamba kay Tomtom na tuwang-tuwa naman. Pinatulong niya ako sa pagtitreasure. Pinalitan ko ang nanay niya sa pagbubuka ng sako. Kaya lang nung utusan ako magtahi ay hindi ako marunong. Kinantsawan ako ng taga-treasure noon, Manila boy daw yata ako. Ginabi kami sa pagkakarga ng palay sa dumating na truck na siyang buyer pala ng palay. Pero hindi lahat ng palay ay binenta nila. May 20 kaban-kabing binaba sa bahay nila Bella. Yun daw ang pambigas nila at pambenta kapag kailangan. Kina Bella na ako kumain ng hapunan noon Kuya Bono. Ginabi na kasi kami. At noon pa lang talaga,
pangarap ko nang maging bahagi ng pamilya nila. Napakasimple nila Kuya Bono, pero ang babait na magulang niya, lalo na ang nanay niya na si Nanay Minda na sobrang maasikaso at maalalahanin. May part pa noon Kuya Bono na parang naiiyak ako. Kasi naalala ko si Lily na siya siguradong magiging malaking balakid para matupad ko ang mithiin kong maging bahagi ng pamilya ni Bella. Pag-uwi ko sa rest house ni Daddy ay agad akong naligo, pero habang naliligo ako ay ramdam ko yung pagsakit talaga ng mga muscles ko. Lalo na nung mahiga na ako sa sahig lang na kawayan sa rest house ni Daddy, walang foam Kuya Bono kundi kumot lang ang sapin. Ramdam ko yung pagsakit ng katawan ko pati likod ko. Akala ko dati pareho lang sa pagod, sa basketball ang mga pinagawa sa akin ni Bella, pero hindi pala. Parang nanginginig pa nga ang kamay ko noon. Natakot pa ako na baka napasma na yung kamay ko. Kaya naman yung mga text ni Lily, hindi ko na pinansin. Hindi ko na nireplyan. Hindi naman niya ako masyadong inaway, pero kung ano-ano lang kasi mga sinasabi sa text. Pagod ako that night at kailangan kong matulog ng maaga dahil kailangan ko pang bumalik kina Bella kinabukasan dahil magbibilad naman daw kami ng palay sa kalsada. Malayo ang sementadong kalsada, Kuya Bono. Yung 20 cavans na yon ay bubuhatin ulit namin ni Tatay Dario, isasakay sa kuliglig nila tsaka ibibilad sa kalsada sa baryo. Masakit ang katawan ko paggising ko, Kuya Bono, pero nanghingi agad ako ng alaksan kay Daddy. Tinawanan pa ako ni Daddy noon. Daig ko pa raw kasi ang kapanahunan niya noong siya daw ang nanliligaw. Hindi raw kasi niya naranasan yung mga pinaparanas sa akin ni Mela. Well, pati kay Daddy, Kuya Bono, ay nagsinungaling ako. Sinabi ko sa kanya na wala na kami ni Lily at safe naman ako dun kasi wala silang contact ni Lily. At saka si Daddy, sobrang suplado sa cellphone. Kapag wala sa phone book niya yung nag-text o nag-miss call, hindi niya titeksan kung hindi muna magpapakilala ka agad. Hindi mo siya mahihintay na titeksan ka ng who you o kung sino ka. Wala siyang pake. Nawala naman ng bahagya ang sakit ng katawan ko 30 minutes after akong uminom ng gamot. Kaya natupad ko pa rin ang mga pinagawa ni Bella nung umagang yon. Pero hindi siya sumama sa baryo. Kami lang ni Tatay Dario ang nagbilad ng palay sa gilid ng kalsada at siya man ay natatawa sa akin. Ang sabi niya, "Napasubok ka na sa mga trabahong bukid ah." Ito ang nakatawang sabi ni Tatay Daria noon habang naglalatag kami ng palay sa gilid ng kalsada. Eh, ganun po talaga tay. Alang-alang sa pag-ibig. Nakangiti din sagot ko. Eh, sabi ni Isabel, apat na daw ang naging boyfriend niya. Pero ikaw lang naman ang pinakilala niya sa amin. Kaya naisip ko, siguro, ikaw ang pinaka-espesyal sa puso ng anak ko. Hindi ko naiwasang kiligin sa sinabing yun ni Tatay Dario, Kuya Bono. Ang sarap sa pakiramdam na tanggap nila ako at sa totoo lang ayoko na sanang umuwi ng Santiago noon. Gusto ko na doon kasi may trabaho ako at kami pa ni Lily kaya kailangan ko talagang bumalik noon sa Santiago.
Inip na inip ako sa office, Kuya Bono. Atat na atat akong dumating ulit ang Biyernes at nang makauwi na ulit ako ng Ilagan, kahit gabihin ako. Ang mahalaga, gigising ako Sabado ng umaga na nandun na ako sa lugar kung saan naroon ang babaeng pinakamamahal ko. Then sumapit ulit ang Biyernes sa wakas, alas 3 pa lang panayang sulyap ko sarilo ko. Inip na inip akong pumatak sa alas 5 ang orasan para makalayas na ako. 4:45, sarado na ang computer ko. Tapos biglang may nag-chat sa messenger. Magkita tayo. May pag-uusapan tayong mahalagang bagay. Ito ang chat ni Lily. Ano ba yun? Uwi ako ng Ilagan eh, sabihin mo na. Magkita tayo. Eh magkasama lang tayo kahapon eh. Ba't hindi mo pa sinabi kahapon? Pwede ka namang umuwi bukas ng Ilagan, di ba? Bakit ba tatatat kang umuwi sa baryo? Sige, sige. Pupuntahan na kita. Asan ka ba? Dito ako kinadyam. Nasa cottage kami. Oo, sige. Pupunta ako, 5. Doon nga ako dumiretso kina Jamaica, Kuya Bono. Seryoso silang dalawa na nadatnan kong magkaharap sa mesa ng terrace ng cottage. At kaagad ay napako ang tingin ko sa tatlong piraso ng bagay na yon sa ibabaw ng mesa. Tatlong pregnancy test kit. Agad ay napatingin ako sa mukha ni Lily. At ang sabi niya, buntis ako. Damot ng tadhana o sayang, sana'y nakilala na kita noong ako ay malaya pa katulad mo, malayang nasusunod ang puso. Sana'y maaaring ibalik ang kapot at tuoy mag-isna ng pag-ibig mo. Sa dalangin ay kinikilig ko, lumaksa ng pabalik ang panahon. Pasensya na mga kahugot kung kailangan nating putulin ang kwento ito ni Kenji sapagkat masyado na pong mahaba. Mahigit 7,000 words na po yung ating nabasa. Pero huwag kayong mag-alala sapagkat nandito naman na yung buong kwento ni Kenji kaya hindi po matagal ang inyong gagawing paghihintay. Samantala sa ating mga shoutout, shoutout kay Jennifer Tabisaura na nangura sa kwento ni Viento. Kuya Viento, maraming salamat ulit. Grace and Sherwin Ablao, ganun din kay Jenna Membrado. Shoutout kay Ryan Abad, Jermark Claramo. Pashoutout kay Rachel at Gemma Apostol, Greg Florence, Joan Filipina, Jill at Michael Marcelo mula kay Emilita Di Marcelo of Palat, Porac, Pampanga.
Genesis Arguesa, shout out to you. Ganun kay Jeanette Consabo of Brunei. Aya Tolentino of Hong Kong. Shout out po Kuya Bono sa pamilya Carlos sa Santa Marcela. Paya mula kay Edison Carlos. At Taruk Jacobo, shout out to you. Pa-shout out Kuya Bono, mga anak ko na sina Franson at Ariana Galano. Also to my husband Nelvin. Mula kay Christina Galano. JL Basig, shout out to you. Shout out po sa asawa ko at mga anak ko na sina Rizame, Zaira Akisha, Zyron Iran, Zyron Ian, Zyron Joyce, mula kay Aisa Torres, daming Zaya, Pinky Pauline Macario, shout out to you. Ganun din sa asawa daw ni Venus Balahadya na sa wakas ay pabalik na sa Hong Kong. Kenji of Quezon Isabela, shout out to you. Ganun din kay Jomari Bakay. CHMI Boys, dito ay Kingdom of Saudi Arabia, kenti pamilya ko dyan Tuguegarao, Oche ng Family mula kay Cupboy of KSA. Adelaida Bueno of Camiling Tarlac, shout out sa iyo. Ganun din kay Margie Tombali of Hong Kong. Huwag kalimutan bagitin o i-type ang salitang shout out para po kayo po ay masali sa susunod nating shout out sa part 2 ng kwento ng pag-ibig ng kahugot natin si Kenji na hatid ng DKB. Dear Kuya Bono ng Bono's Love Tube, kahugot mo sa bawat kwento. Stay healthy, kahugot, stay safe, and God bless us all.